Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang huling bahagi ng kwentong padala sa atin ni Mang Ferrer na tungkol sa naging karanasan niya sa lugar ng kanyang may bahay doon sa Basilan. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Mas pinili kong huwag sabihin kay Loida ang mga nangyari dahil baka lalo lang siyang mag-alala sa akin. May naisip naman kaming plano ni Jawo para sa nila lang na bumisita sa akin noong nakaraang gabi. Huhulihin namin iyon sa pamamagitan ng bitag. Malakas daw kasi ang kutob ni Jawo na babalik rin ang nilalang na iyon sa mga susunod na gabi. Pagkatapos nga ng mga gawain, ay nagpaalam ako kay Loida na mga ngahoy lang kami sa unahan dahil paubos na ang mga panggatong. Noong una ay ayaw niya pa kaming payagan dahil delikado na daw sa kakahuyan ng ganong oras kasi hapon na noon. Ngunit sabi ko naman na saglit lang kami at hindi rin masyadong lalayo, kaya't napasang-ayon ko na rin siya. Iyon na lang kasi ang naisip kong dahilan upang mapadali ang gagawin naming plano. Ilang minuto din kami nagpaikot-ikot ni Jawo sa kagubatan hanggang sa matagpuan namin ang kanyang hinahanap. Isa iyong puno ng tamintas o cherry kung tawagin ng mga kabataan sa amin. Pero hindi yung tipikal na cherry na inilalagay sa ibabaw ng cake. Pag-akyat namin sa puno, ay tumungo kami sa pinakatuktok noon. Sa kabutihang palad naman ay nakakuha kami ng 3 piraso. 3 pirasong bulaklak ng tamintas. Mapalad kami dahil may natira pa sa tuktok nito. Sa pinakatuktok lang kasi tumutubo at bihira lang makita dahil mabilis din iyong nauubos. Paboritong pagkain din kasi iyon ng mga paniki. Bago kami bumaba ay kumain muna kami ng mga tamintas. Ang sarap maging bata. At kung maibabalik lang sana ang nakaraan, ay mas pipiliin kong mamuhay sa nakaraan kaysa sa kasalukuyang panahon. Unti-unti nang nag-aagaw ang liwanag at dilim. Mag-aalas 6 na kasi ng gabi noon. At hindi katagalan, natapos na rin namin ang binuong bitag. Kinabitan na rin namin ng lata ang mga sangahan ng puno. Nagsaboy din ng mga berding munggo sa bawat sulok ng kubo na aming tinutulugan. At hinayaang nakabukas ang pintuan bago kami nagtago sa ilalim o sa silong noong kubo. Ilang oras din ang itinagal namin sa ilalim ng silong, kahit pa nga nangangalay na at pinapapak na kami ng mga lamo. Hindi nga nagkamali ang kutob ni pinsan, nagbalik nga ang nilalang. Bandang 10:00 na noon ng gabi nang magkalansingan ang mga lata sa puno, senyales na dumating na ang aming hinihintay na panauhin. Walang tigil sa pagtibok ng mabilis ang aking puso habang nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng pamilyar na huni. Huni uli iyon ng isang pabo na sinundan naman ng mumunting pag-angil. Nagkatinginan kami ni Jawo at iisa ang tumatakbo sa isipan namin. 2 sila. Napansin naming 2 ang gumagapang na nilalang na nakikita mula sa nakabukas na pintuan ng aming kubo. Nagsimula na akong pagpawisan noong masilayan ko ang itsura ng nilalang na nakatuwad. Patungo na ang mga iyon sa kinaroroonan namin. Napatingin ako kay Jawo, ngunit relax na relax lang siya na parang hindi natatakot. Bagamat hindi siya nakikitaan ng anumang pagkasindak, ay mahigpit pa din
ang pagkakahawak niya sa kanyang dalang punyal. Kalis ang tawag sa punyal na iyon na ipinahiram sa kanya ng albularyo. Isang maliit iyon na punyal na may dalawang talim ang dulo. Sininyasan ako ni Jao at sinabing focus daw ako doon sa nilalang at panatilihing alerto ang aking paningin at isipan. Tumigil ang dalawang nilalang sa paggapang noong tumapat na sa amin. Parang nakikiramdam din sila sa paligid. Inaamoy-amoy ang bawat baitang ng hagdanan. Sa tulong ng sinag ng buwan, ay mabilis naming namukhaan ang dalawa. Kahit naging kakaiba na ang paraan ng kanilang pagkilos, si Manang Gloria iyong isa, iyong may-ari ng tindahan, at iyong isa naman ay iyong binatilyong naghatid sa amin gamit ang kalabaw. Nakakatakot din ang itsura ng bata. Habang naglalabas-masok sa kanyang bibig ang mahaba at hugis ahas niyang dila. Ayon pa kay Jao, abwak daw ang tawag sa nilalang na ganun. Isang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo tulad ng isang bayawak. Likas na katangian nito ay ang paghuhukay sa lupa upang mag-abang ng mabibiktima. Tumapat ang mahabang dila ng abwak sa direksyon ng mukha ko. Kaya bahagya akong napaatras upang hindi ako masagi ng dila niya. Nanginig ang mga kamay ko dahil natatakot ako na baka makita kami ng dalawang nilalang. E nasa harapan na nga kami ng mga iyon. Nasadya ko ding ipinagtataka kung bakit hindi nila kami nakikita. Sumenya si Jao na wag daw ako gagalaw o gagawa ng ingay. Huwag din daw akong mag-alala dahil hindi naman kami nakikita ng dalawang nilalang. Nakausal na daw siya ng orasyon na pansamantalang magpapatigil sa malinaw na paningin ng mga aswang. Iyon ay ang tagabulag, isang orasyon na itinuro ng kanyang kaibigang albularyo. Nagsimulang kumilos paakyat ang dalawa. Pagkapasok nila sa loob, ay siya namang paggapang ni Jao papalabas ng silong na aming pinagtataguan, kasabay ng paghagi sa loob ng bahay noong bulaklak ng tamintas, at gumapang din siya pabalik ng silong at sinamahan akong makiramdam. Ilang sandali pa ay naramdaman namin ang mga mahihinang paglagabog sa loob ng kubo, at hindi nagtagal nasundan iyon ng palahaw at sumisigaw na ang dalawang nilalang na tila ba pinaparusahan sa loob, hanggang sa lumakas palalo ang pag-alog ng kubo. Hindi nagtagal ay nagsitalon na ang mga iyon papalabas ng kubo na dumaan sa bintana. Kitang-kita namin ni Jao kung papaano sila mangisay sa lupa pagkabagsak, na parabang tinamaan ng kidlat o malakas na bultahe ng kuryente. Matapos ang pangingisay nilang iyon, ay gumapang sila na halatang nanghihina papalayo ng kubo. Nagpasya na din kami ni Jao na lumabas na sa pinagtataguan naming silong noong maglaho na ang dalawa sa aming paningin. Insan, bakit mo hinayaang makaalis? May pagtatakang tanong ko pa kay Jao. Ang plano kasi talaga namin ay hulihin ito upang itaboy ng tuluyan sa lugar at nang hindi na makapangbiktima. Huwag kang mag-alala, pinsan. Hindi na nila magagawang bumalik dito dahil sa natamo nilang pinsala. Paniniguro niya pa sa akin. Tumango naman ako at umaasang hindi na talaga kami gagambalain pa. Kinabukasan ay ikinuwento namin kay Loida at sa kanyang pamilya ang nangyari noong nakaraang gabi. Subalit hindi naman nagulat ang mga ito dahil maging sila man daw ay nakaranas din ng ganoong pagbisita noong unang araw nila ng paninirahan sa lugar na iyon.
Ngunit hindi naman daw sila nagpasindak sa pananakot na ginawa sa kanila. Kayang-kaya daw nilang patumbahin ang sinumang magtatangka na kantihin ang kanilang pamilya. Kaya doon namin nakumpirma ni Joe na may katotohanan nga ang sabi-sabi na may kaalaman sa pangkukulam ang pamilya nila Loida. Bagamat totoo nga daw ang sabi-sabi, ay matagal na nilang iniwan ang ganong gawain magmula nang lumipat sila sa lugar na iyon, sa kagustuhan na rin makapamuhay ng tahimik at walang inaagrabyado. Kaya pala wala na kaming mapansing anumang bakas ng pangungulam o di kaya pambabarang sa loob ng pamamahay nila. Walang kakaibang aura o kagamitan ng mga mangkukulam. Ayon pa sa pamilya ni Loida, kilala rin daw nila kung sino ang mga aswang sa lugar na iyon. Magmula noong mangyari ang ginawa naming pagpapasakit doon sa dalawang aswang, ay nagpasya na ang pamilya ni Loida na ilipat kami sa kanilang pamamahay at doon na muna mamalagi hanggang sa hindi pa natatapos ang kasal, dahil baka balikan daw kami ng mga kaanak ng aswang na iyon. Pero kung ako lang ang masusunod, ay gusto ko nang isagawa agad ang kasal para maisama ko na si Loida papabalik ng Maynila. Ang kaso, kailangan pa naming hintayin ang 7th araw dahil nga nakaugalian ng gawin ito sa kanila. Sabi pa nga ni Itang, unang ama ni Loida, kailangan nating pangalagaan ang natatangi nating yaman at iyon ang ating kultura at tradisyon, sapagkat ito na lamang ang ating maipapamana sa mga susunod nating henerasyon. Naging tahimik at mapayapa naman ang mga sumunod na araw mula noong manatili kami sa loob ng pamamahay nila Loida. Dumating din sa amin ang balita na nagkaroon daw na malubhang karamdaman si Manang Gloria at napili ng kanyang pamilya na iuwi na muna ito sa kanilang probinsya sa Matina, Davao para doon ipagamot. 2 araw na daw kasi nito iniinda ang sakit at labis na nanghihina. Hindi naman malaman ng mga nakatira sa baryo kung anong uri daw ng sakit ang kumapit sa matanda. Biglaan daw kasi ang pangangayayat nito at sumusuka pa ng dugo na malapot. Naisip tuloy namin na lubha palang mapanganib at nakakamatay ang ganong klase ng bulaklak para sa karaniwang aswang. Subalit wala namang kaming balita sa kalagayan noong abwak na kasama ni Manang Gloria na bubisita sa kubo noong nakalipas na gabi. Hindi rin namin alam kung saan nakatira at wala talaga kaming alam tungkol sa kanya. Pero ayon pa sa ama ni Loida, nadayo lamang daw sa lugar ang binatang iyon at ginagamit ang kanyang kalabaw para makapambiktima. Sa murang edad at inosente nitong mukha, hindi mo talaga mahahalata na isa pala itong abwak at kayang pumaslang ng tao. Ang tanging nakakakilala lamang daw doon ay si Manang Gloria. Ngunit kahit wala na nga ang mga ito at hindi na nagpaparamdam, ay huwag pa daw kaming magpakakampante. Dapat pa ding mag-ingat dahil malakas ang kutob ni Itang na anumang araw ay ang angkan nito ang gaganti para sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil ganun na nga ang nangyari. Isang araw noon at nasa 6th na araw na iyon ng tradisyonal na 7 araw na paghihintay bago ganapin ang kasal. Dahil sa wala namang kaming mapaglibangan doon ni Jawo, kaya nagpasya kaming magliwaliw sa gubat upang mangaso na rin. Noong sumapit na ang hapon, ay sinimulan na namin ang paglalakad papauwi para bago patuluyang dumilim ay makarating na kami sa bahay.
Masukal at madilim na kakahuyan ang aming kinaruroonan. Nakarinig kami ng kakaibang huni ng ibon. Noong una ay binaliwala lang namin kasi baka karaniwang ibon lang iyon na naghahanap ng masisilungan sa gabi. Pero noong mahalata na namin na tila may kakaiba sa paghuni noon at nakasunod din sa amin, ay doon na kami naging alerto. Talasan mo ang mga mata mo, pinsan. Baka nasa tabi-tabi lang yan, nakamasid sa atin. Wika pa ni Jawo, habang patuloy kaming naglalakad ng dahan-dahan. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa pana na ginagamit ko sa pangangaso. At nakahandang ibaon ang palaso nito sa sino mang nilalang na magtatangkang sumugod sa amin. Naka-alerto din si Jawo habang hawak sa magkabilang kamay ang isang matalas na itak at iyong maliit na punyal. Patuloy pa rin ang mga hakbang namin, nakikiramdam sa paligid at panakanakang minamasdan ang itaas ng punong dinadaanan namin. Patuloy pa rin sa paghuni ang ibon na yun. Minsan humihina, minsan naman ay lumalakas na tila ba nasa itaas na namin. Kasabay naman ng pagbayo ng malakas na hangin sa mga puno sa aming paligid, kahit wala naman kaming napapansin na malakas na pagdaluyong ng hangin sa kapaligiran, maliban doon sa palipat-lipat sa iba't ibang puno. Pagdating sa bahaging sagingan, natanaw namin mula sa malayo ang isang malaki at maitim na aso. Sa tansya ko ay parang triple ang laki nito sa ordinaryong aso na madalas makikitang gumagala sa mga kalye. Maikukumpara nga ang laki noon sa isang malusog at lalaking batang kalabaw. Nasa gitna ito na tila ba sinasadyang harangan ang dadaanan namin habang nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa amin pareho ni Jawo. Huminto kami sa paghakbang at piniling bantayan ang magiging kilos noong nilalang. Ayon pa kay Jawo, ay isa raw aswang na kubot ang gustong humarang sa amin. Madalas daw itong malansi kapag kaharap ang biktima o di kaya kalaban na ibang nilalang. Isa daw iyon sa natatangi nilang kakayahan. Subalit nagulat kami nang biglang ibuka nito ang kanyang pakpak sa likuran, sabay talon sa ere. Akala namin ay lilipad ito patungo sa amin, ngunit na natili lang iyon sa pwesto. Masama ito, pinsan. Iba ang pakiramdam ko. Mukhang nilalansin niya tayo. May pag-aalala sa tinig ni Jawo na inaalerto ang paningin sa kapaligiran. Napansin ko naman ang tila pagsayaw ng isang puno ng saging, kaya itinutok ko na doon ang pana at mabilis na pinakawalan ang isang palaso. Sa pool ang isang nilalang na nagtatago sa malaking dahon ng saging bago lumagapak sa lupa. Narinig pa namin ang malakas na pag-igik nito, sinyalis na talagang natamaan. Isang awk daw ang tinamaan ko bulong pa ni Jawo. Isang itim iyon at di pangkaraniwang uwak na tanging mga aswang lamang ang nakakapag-alaga sa kanila. Ginagamit nila ang ibon na iyon upang maghanap ng biktima. Humuhuni lang ang ibon kapag nakahanap ng mabibiktima. Ngunit ang isa sa kakayahan ng mga awok ay kaya nilang pumaslang sa pamamagitan lamang ng mahaba at matatalas nilang tuka. Dudukuti nila ang mata ng biktima, sabay sisipsipin ang dugo. Kapansin-pansin naman ang agarang pagbangis ng mukha noong dambuhalang aso sa ginawa ko. Kaya noong akmang susugod na sa amin, ay mabilis na gumuhit ng pabilog si Jawo at itinarak sa lupa ang tangan-tangan niyang itak. Sininyasan niya ako na pumasok kaagad sa loob ng bilog.
Napahinto tuloy sa pag-atake ang nilalang na iyon. Nahalatang nagulat din sa ginawang aksyon ng aking pinsan. Dahan-dahan itong umikot sa amin hanggang sa pabilis ng pabilis ang kanyang pag-ikot. Paulit-ulit lang na ginagawa iyon na parabang hinihilo kami sa kanyang pag-ikot. Matagal na mga minuto pa ang lumipas bago iyon tumigil sa pag-ikot at huminto sa harapan namin. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan nang umatungal iyon ng malakas. Halos mabingi at lumabas ang mga tutuli ko sa tenga sa kanyang pag-atungal. Ngunit hindi kami nagpatinag at nanatili lang na nakatayo sa loob ng bilog. Kahit gumapang na sa buong katawan ko ang takot at nginig. Bakas din ang takot sa mukha ni Jawo. Mukhang ang aswang na ito ang dapat sana naming pangilagan. Ngunit huli na ang lahat para dito. Kita sa mukha ng aswang ang labis na pagkagalit. Dahil wala itong magawa upang pasukin kami sa loob. Nais ko nga sanang panain na lang iyon para matapos na ang aming paghihirap. Pero pinigilan naman ako ni Jawo. Sabi niya, kahit ubusin ko pa daw ang lahat ng aking palaso na ibaon sa katawan noon ay wala ring magiging epekto. Masasayang lang daw ang pagod ko dahil hindi iyon basta-bastang tatablan. Lalo na kung wala namang kasamang orasyon yung aking mga palaso. Nag-isip ng paraan si Jawo kung papaano kami makakaalis sa lugar at lubayan na ng aswang. Maya-maya pa ay umupo sa likuran ko si Jawo habang nakapikit na umuusal ng mataimtim na dasal. Hindi ko naman mawari ang mga salitang binibigkas niya. Pero nakakasiguro akong halos kapareho iyon ng mga salitang narinig ko noon kay Lolo Benito. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusal, ay itinarak ni Jawo ang maliit na punyal malapit sa kanyang balikat. Maya-maya pa ay isang igik na lamang ang aming narinig na nagmula sa likuran. Kasabay naman ang pagkabulagta ng malaking aso sa harapan namin. Unti-unting bumalik sa pagiging anyong tao ang asong iyon at ilang sandali pa ay tumambad na sa amin ang isang naghihingalong matandang lalaki habang nanlilisik na nakatitig ang mga mata nito sa amin. Hindi namin kilala ang matandang lalaking iyon ngunit base sa kanyang pinapakitang reaksyon ay parang ang laki ng atraso namin sa kanya. Malaki ang pagkakautang nyo sa akin, mga iho! Dahil sa ginawa nyo, ay buhay ng aking anak ang nawala! Nanggagalaiti ang mukha noon sa galit. Mukhang alam na namin kung sino ang tinutukoy noon na anak. Ikinalulungkot po namin ang nangyari sa iyong anak at maniwala man kayo o sa hindi, ay hindi namin gustong mangyari iyon. Pinoprotektahan lang din namin ang aming sarili dahil bala kaming patayin ng anak mo na kasama si Manang Gloria. Pasigaw na pagpapaliwanag pa ng aking pinsan. Subalit, biglang nanlaki ang mga mata nito na tila ba nabigla sa narinig. Unti-unti na namang bumangis ang kanyang mukha sa hindi namin malaman na dahilan. Pagapang itong naglakad hanggang sa muling bumalik sa anyo ng malaking aso. Umalulong iyon ng malakas at mabilis na naglaho sa kadiliman. Ayos ka lang, pinsan? Tanong pa ni Jawo, sabay ka pa sa kanyang balikat dahil parang bigla naman siyang nanghina. Oo, pinsan, ayos lang ako. Ngumiti pa nga siya sa akin bago nawala ng malay. Napasigaw naman ako habang tinatapik-tapik ang mukha niya at tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, bakit bigla siyang nahimatay. Sinubukan ko siyang pulsuhan, ngunit napaiyak na lang ako dahil nararamdaman kong
Pahina na ng pahina ang kanyang pulso. Binuhat ko siya agad at pinasan sa balikat. Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Naluluhang usal ko pa habang mabilis na tinatahak ang daan. Mabuti na lang sa hindi kalayuan ay agad kong natanaw ang biyanan kong lalaki na may dalang sulo at humahangos na sumasalubong sa amin. Anong nangyari sa kanya, Perer? Nag-aalalang tanong pa ni Itang habang tinutulungan ako kay Jawo. Itang! Itang! Tulungan niyo po ang pinsan ko! Hindi ko alam kung anong nangyari! Tanging nasambit ko na lamang habang hindi na mapigil ang pagdaloy ng aking luha. Pagkarating sa bahay, ay nag-aalala namang sumalubong sa amin sina Loida at ang kanyang ina. Pagkapasok sa loob ay mabilis naming inihiga sa papag si Jawo. Dinig na dinig ko pa ang mumunti niyang pag-ungol nang maihiga namin siya. Putlang-putla na ang itsura niya at inaapoy na sa lagnat. Pinahubad sa akin ang suot niyang damit. Pagkatanggal ko lang ng kanyang damit ay lumantad sa amin ang nagbiberde at namamantal niyang balikat. Diyos ko! Nalawayan ng aswang ang pinsan mo! Kailangan matanggal agad ang lason sa katawan niya! Saad pa ng aking biyanan. Berting! Magmadali ka! Oo, alam ko! Tugon pa ni Itang sa kanyang asawa. Kalmado lang ito habang nilalapatan ng lunas ang aking pinsan. Pinahiran nila ng suka ang namamantal na balikat ni Jawo at pagkatapos ay tinapalan ng mga dahon. Inaalalayan naman ito ng kanyang pamangkin na si Rosie. Samantalang ako naman ay pinapakalma ni Loida ang aking loob at binigyan rin ako ng tubig. Noong matapos ang gamutan ay pinainom ni Inang si Jawo nang pinakulo ang dahon ng kape at guyabano at hinayaan ng magpahinga. Hayaan muna natin siyang makatulog. Bumaling ang biyanan ko sa akin, sabay tinapik ako sa balikat. Huwag kang mag-aalala, iho. Bubuti na ang lagay niya. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang pala at nadala namin siya agad sa bahay. Tinanong nila ako kung ano daw ba ang nangyari. Kaya lumipat kami sa may sala at doon ko na isinalaysay sa kanila ang kaganapan. Gulat naman ang mga ito. Ilang oras na daw kami hinahanap ni Itang at paikot-ikot siya sa kakahuyan. Nagpatuloy pa nga siya sa pagsuyod ng gubat para hanapin kami. Nagpasikot-sikot din daw siya sa masukal na kakahuyan habang tinatawag ang mga pangalan namin. Subalit nakakaramdam daw siya ng kakaiba. Tila may nagmamasid sa kanya mula sa madilim na bahagi ng gubat. Kaya naisipan itong humingi na ng tulong sa kanyang gabay na engkanto. Kung hindi lang daw sa kanyang gabay, ay malamang hindi niya rin kami matutuntun. Opo, may gabay daw iyong si Itang. Isang mabuting engkanto, iyon din daw ang tumutulong sa kanya sa panggagamot o di kaya naman sa pangkukulam niya noon. Tinaboy daw ng kanyang gabay ang mga nilalang na nakamasid sa kanya at pinawalang bisa ang panlilinlang na ginagawa ng mga ito sa lugar upang matagpuan niya kami. Paano po nagkaroon ng lason ang pinsan ko? Natanong ko pang bigla kay Itang. Nagtataka kasi ako dahil malayo naman ang agwat namin sa aswang. At isa pa, hindi rin naman iyon nakapasok sa bilog na ginawa ng aking pinsan. Napabuga muna ng hangin ang biyanan ko bago nagsalita. Seryoso itong tumingin sa akin. Malamang! Nasakyan siya ng aswang sa balikat at dinilaan nang hindi nyo namamalayan. Sumpa ng aswang ang tawag noon dito sa amin. Tumatagal iyon ng 2 oras. Pa
paikot-ikot dala ang kamandag sa loob ng iyong katawan. At palagay ko isang oras na ang nakalipas simula nang malawayan niya ang iyong pinsan. Kaya naman ganun na lang ang tindi ng pamamantal sa balikat niya. Pumasok na rin kasi sa loob ng kanyang katawan ang laway ng aswang. Pero huwag kang mag-alala. Kusa rin mawawala ang lason sa loob ng 2 oras. Kasabay na rin ang pagkawala ng sakit na nararamdaman ng pinsan mo. Mahabang paliwanag pa ng biyanan ko. Kung hindi siya naagapan, malamang pagkalipas pa ng 1 oras ay malalagutan na siya ng hininga. Kinabahan ako sa mga huling sinabi ni Itang. Lubhang mapanganib pala talaga ang dalang sumpa ng kubot na aswang. Mabuti na lang at nadala namin agad si Jawo sa bahay at agarang nagamot ng biyanan ko. Kinabukasan ay umayos na din ang kanyang pakiramdam. Bumalik na sa normal ang kulay ng kanyang balat. At doon ko na nga ikinuwento ang mga sumunod na nangyari magmula noong nawalan siya ng malay. Ayon pa sa kanya, noong tumigil din daw ang pag-atungal noong malaking aso, ay bigla na lamang bumigat ang kanyang balikat na tila may biglang pumatong doon. Mabuti na lang at nasaksak na iyon kaagad kaya naalis. Kung hindi daw, ay baka siya ang tuluyang napas lang ng aswang sa mga oras na iyon. Malakas daw kasi nauri na aswang ang kubot dahil maging ang kanyang anting-anting na mula sa ngipin ng kalabaw ay hindi rin umubra doon. Bahagi pa ng kanyang salaysay, hindi daw makalapit sa akin ang aswang dahil sinisilaw ito ng suot kong medalyon. Sa kabila ng malayo naming pagitan, ay taos-puso naman ako nagpapasalamat kay Aling Lorna. Kung hindi dahil sa kanyang medalyon, malamang ay nabiktima na rin ako ng aswang na iyon. Jawo, bakit naging aswang na abuwak yung binatilyo kung kubot naman pala ang ama nito? Tanong ko pabigla kay pinsan. Baka sa ina siguro nagmanainsan. Tugon niya pa sa akin. Si Jawo na rin mismo ang umalalay sa akin sa araw ng kasal namin ni Loida. Magkahalong luha at saya ang naging emosyon ko habang hinahatid ni Itang ang aking mapapangasawa sa maliit na altar. Maraming tao ang dumalo at nakisalo sa aming pagsasaya. Doon lang din kami ikinasal sa malawak na bakuran ng kanilang bahay. Sa wakas, natapos rin ang kasal ng mapayapa at masaya. Naging opisyal na nga kami mag-asawa ni Loida. Nanatili pa kami ng 1 araw sa lugar nila bago muling bumalik ng Maynila. Maluwag namang tinanggap ng mga biyanan ko ang aking kahilingan na isama muna si Loida sa Maynila. Kinabukasan, halos natatawa pa ang lahat kay Jawo dahil mangiyak-ngiyak siyang nagpaalam sa bago niyang kasintahan na si Rosie, iyong pinsan ni Loida. Nakuha rin pala nito ang mailap na puso ng dalaga. Ngunit nangako naman si Jawo na babalik din kami sa lugar upang maisama niya rin sa Maynila si Rosie at saka papakasalan. Pagdating sa Maynila, sinamahan at tinulungan kong mag-asikaso ng mga papeles niya si Loida para makakuha uli ng trabaho sa abroad. Pagkalipas lang ng 2 buwan ay magkasabay na kaming umalis ng asawa ko patungong abroad. Ilang dekada kaming nag-ipon para sa magiging kinabukasan ng aming magiging anak. Minsan naman ay umuwi din kami ng Pilipinas kapag bakasyon namin upang makabisita sa probinsya. Ngunit bumabalik din kaagad pagkalipas ng 2 buwan. Sa mga naipon namin ni Loida ay nakabili kami ng 6 hektaryang lupa. Nakapagpatayo na rin ang sariling bahay at nakapagpundar ng maliit na negosyo sa lugar kung saan ako isinilang, sa Negros. Sa ngayon po ay pag-aalaga na lang ng mga apo
ang pinagkakaabalahan ko. Minsan naman ay nagsasaka din sa bukid. Sa madaling salita, tahimik na kaming namumuhay sa bayan kong sinilangan kasama ang aking minamahal na si Loida. At narito po ako na nagpapaalala na palaging maging mapagmatsyag sa lahat ng bagay sa ating kapaligiran dahil hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ibabaw. May mga kasama din tayong tahimik na namumuhay dito. Mga elementong mapanlinlang, mga engkantong hindi nakikita at minsan ay mga aswang na makapagpapatindig ng iyong balahibo. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Sana ay magustuhan muli ng iyong mga tagapakinig sa channel mo, Sir Carl. Pagbalainawa ng puong may kapal ang iyong pamilya, pati na ang iyong channel. Maraming salamat uli sa pagtanggap ng padala kong kwento. Gumagalang Ferrer. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.